Hello po sa Bat Arat List na dito po, manood po kayo sa lahat ng video. Sana po patuloy kayo sumusuporta sa Bat Arat List. Maraming pong salamat. Magandang araw sa atin lahat, mga boxing fans, saan man panig kayo ng digdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bat Arat List Boxing Channel. No, pag-uusapan natin ngayon, itong laban ni Janrel Casimiro. At ang tila pang mamaliit sa kanya ng top rank promotion, dahil kitang-kita naman natin na yung poster na nilabas ng top rank sa kanilang laban ni Naoya Inoue sa Las Vegas ay wala yung pagmumukha nito ni Janrel Casimiro, no? Hindi natin maintindihan kung bakit ganun. Siyempre alam na natin yun, no? Ganun kababa yung tingin nila sa ating Cuadro Alas, Janrel Casimiro. So, yan ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin yung notification bell. Dahil pag-usapan natin, no? Lumabas na eh, di ba? Actually, late na akong mag-react dito sa... Nag-ipon lang ako ng konti. Bariya. Kasi syempre nakakagalit, no? Paano ka hindi magagalit? Inexpect mo na 3-time world champion sila pareho. Tapos makikita mo sa poster yung parang ang pinopromote lang ng top rank yung pagdating sa Las Vegas ni Naoya Inoue, no? May karapatan bang magalit tayo dito sa pangyayari na to, sa ginagawa ng top rank sa ating kababayan? Siyempre meron naman, no? Parang nakakainsulto naman na hindi mo makikita sa poster, no? Bibihira kasi yung ganun eh. Bihira yung karamihan ng boxer na hindi na nilalagay sa poster. Yung walang sinabi, kumbaga, yung pipitsugin. Yung boxer na tatalunin lang, no? Magpapakitang gilas lang yung inalagaan, no? Wala na tayong magagawa dyan kasi hindi naman top rank kung si Janrel Casimiro. Ang top rank lang po etong si Naoya Inoue. Siyempre kung may ipopromote silang boxer, eto na yung kanilang boxer. Pero dun ka nga magtataka, no? Wala akong ka-idea-idea kasi eto pala isipan sa akin, eh, no? Bakit nyo nilaban si Janrel Casimiro kung ang objective lang talaga ng top rank ipakilala lang si Naoya Inoue? Kasi sana yung top rank dyan, eh, di ba? Ipakilala lang si Naoya Inoue sa boxing world, lalo na sa Las Vegas. Eh di dapat nagdala na lang sila ng boxer na pipitsugin, boxer na magpapakilala, yung pababagsakin lang ni Inoue ng makakakita lang na maganda knockout, no? Ang tingin ko dito, hindi ito simpleng ano, mali sila talaga ng tansya sa tingin ko lang, ha. Hindi nila kilala si Janrel Casimiro. Na ang tingin siguro, ang tingin kong akala nila okay yan, lulusob. Parang yung mga kalaban ni Pacquiao noon, mas maganda kasing makalaban ni Manny Pacquiao noong araw. Laging Pacquiao yung ano ko, ha, reference ko kasi sa top rank, eh. Mas gusto ng top rank yung mga lusob ng lusob para mabubugbog ni Pacquiao, di ba? Kaysa sa mga defensive boxer na magmumukha si Pacquiao na pangkaraniwan lang, no? Yun yung gusto nila ng top rank, kaya si Casimiro. Pero hindi nagtataka talaga ako, eh. Pero nariyan na yan, di ba? O minamaliit niya si Casimiro ngayon. Ano ang pwedeng gawin ni Casimiro? Eh wala kang ibang gawin, Janrel, no? Wala kang dapat ibang gawin para mabawi mo yung pangmamaliit sa iyo, para mabawi mo yung pang-iinsulto na hindi kayo sinasama sa poster. Eh, pabagsakin mo si Inoue, di ba? Knockout mo. At tingin naman natin, alam mo, sa totoo lang, tingin natin kaya talaga natin yan. Kaya talaga ni Janrel yan.
Alam niyo kung bakit ako naniniwala? Nung laban ni Donaire at saka ni Inoue, ganito rin eh. Ang dami rin Pilipino na hindi na naniniwala kay Donaire. Ibang klase daw yung Inoue. Sabi ko, hindi. Pinanood ko yung huling dalawang laban, yung pinabagsak niya ng first round at second round. Si Inoue ah. Yung pinabagsak niya yung mga kalaban niya ng first at second round, yung isa. Tinatamaan kasi si Inoue. Diba? Ang style ni Inoue, para kasi siya makapagpatama ng maganda. Kinakailangan ay yung makalusob siya kahit na walang ano, kahit na yung kumbaga yung siya yung Manny Pacquiao nung araw, nung panahon nung chachay sa sakul. Na lulusob ako, matatamaan mo ko na matatamaan, pero iisahan lang kita, tsak may tulog ka sa akin. Ganun yung ano, yung Inoue, no? Hindi siya talaga yung magaling umilag, hindi siya yung magaling na makilos. Ang meron yung Inoue, lakas. Okay? So, para siya, ang style niya, para siya makatama, definitely tatamaan siya, no? Magpalakasan na lang sila. Actually, binilang ko kung ilang beses nung laban ni Donaire at ni Inoue before yun. Sabi ko, kayang patamaan to si Donaire, si Inoue. Actually, binilang ko kung ilang beses tinamaan si Inoue dun sa mga laban niya. Marami. So, ang conclusion ko, kung si Donaire tatama ng yung patama niya na may lakas, babagsak at babagsak to. Nakita niyo naman nakapagpatama si Donaire, di ba? Ano ang problema? Ang sabi ng iba, naku, talagang superhuman to si Inoue, no? Kasi natamaan na na malakas. Wala namang magsasabi na hindi siya tinamaan ng second round, eh. Di ba? Hindi malakas yung tama, eh. Actually, basag yung orbital bone niya. At basag yung ilong ni Inoue, no? Ang akala, buong akala natin, matatag. Excuse me. Napakatatag at nagbago ng style. Yung pagbabago niya ng style, pag-adapt yun to survive, di ba? Yun yung sinasabi ko na, ano yun, na sabi ko, ang galing nito, magiging superstar talaga to. Kasi, kaya niya mag-adjust. So, hindi na siya nakapagsabaya kay Donaire, di ba? Pero, ang tanong nga, kaya, at nakita ni Jean Rill yun. Yung nag-uusap kami, one-on-one interview kay Jean Rill. Pakinggan nyo muna tong one-on-one interview namin natin kay Jean Rill, ha? Para malaman nyo kung bakit kaya ni Jean Rill na pabagsakin si Inoue. Pakinggan nyo lang tong excerpt sa aming one-on-one. Nabitin ako sa sagot mo, eh. Ang parang pinapunto mo kanina, kung ikaw ang tumama nung kay Donaire kay Inoue, ano mangyayari kay Inoue? Ayun, pagsak talaga yun pag ako nakatama nun. Kasi sapul talaga yun, eh. Kasi basag yung kila niya, di ba? Pag yun... Pag ikaw tumama nun, nung second round na yun, ano mangyayari kay Inoue? Tapusin yun na talaga. Goodbye na. Kasi wala na, hilo na sa nun, eh. Kaya dapat tinapos na yun. Hindi na sinayang yung pagkakataon na natamaan na yun. Nakalog na yun, eh. Pagkalog yun. O, di ba? Nakita ni Jean Rill, eh. Nakita niya na ang kulang lang ni Donaire, follow-up, yun yung epekto na ng katandaan na ni Donaire. Pero, tsaka na natin talakayan si Donaire kasi hindi ko nakikita yan na ano yun, ha? Yung pagtanda ni Donaire dun sa kulang na sa follow-up, hindi. Talagang si Donaire, isang suntok na nangingisay na yung mga kalaban. Hindi talaga siya sanay na kinakailangan niya pang i-follow up. Para siyang si Wilder, eh. Pag nakatama nung araw, eh, babagsak nung kapanahunan ni Donaire. Anyway, ang linaw na sinabi ni Jean Rill, kung siya yung nakapagpatama nun, may paglalagyan talaga si Inoue. Okay, tignan natin. Kinakailangan ni Jean Rill ngayon na mapabagsak si Inoue. Malabong malabo siya na, eh, manalo sa by points, di ba? Ang tanong, may kakayahan ba si Jean Rill na pabagsakin si Inoue?
sinasabi natin, sinusukat natin, mas malakas sumuntok si Donaire kaysa kay Janrel. Sinong nagsabi nun? Di ba? May nagsukat na ba ng palakasan sila na suntok? Pero definitely, ang hindi natin hindi natin mapapasumbalian, mas mabilis di hamak si Janrel kaysa kay Donaire. Nakita niyo ba yung third round nila ni ano ni Tete? Kung papanong hindi niya tinantanan. Ibig sabihin, makakasilip na suntok to si ano si Janrel Casimiro. Kasi hateable, very hateable tong si Inoue, no? Umaasa lang siya masyado sa kanyang lakas. Eh pag ba tinamaan si Janrel ng katulad ni Inoue, ano mangyayari sa kanya? Babagsak ba katulad? Warrior to eh. Nakaranas na yan. Maraming beses na nakatikim ng kamaoyan si Janrel at hindi yan bumabagsak basta-basta. Diba? Yun yung point ko na hindi, wala nang shock. Wala nang yung nagugulat pa si Janrel, yung chance na magulat. Yung mga napabagsak na Inoue, hindi yan kalilibel eh. Wala silang pinagdaanan na katulad talaga ni Inoue. Pero to si Janrel, antindi na naman nakalaban yan. Hindi niya na pinoproblema yan kung super ang lakas, kung superman ang lakas ni Inoue at hindi. Ang problema ni Inoue, wala pa siyang kasing, di ba sabi ko nung una, wala siyang kasing lakas ni Donaire na nakalaban. Totoo, di ba? Okay. Ang problema ni Donaire, ayon na rin kay Janrel, wala na siyang follow-up. Eto ngayon ang malupit. Nakakalaban na siya ng kasing lakas ni Donaire. Eto epekto niyan, di ba? Baka, dahil nasaktan na si Inoue, baka naman, hindi na siya ganun kasing tapang ng una. Naalala niyo yung ano? Naalala niyo yung nangyari kay Manny Pacquiao? Pwedeng positive at negative yun. Nung buhat nung pinabagsak siya ni Juan Manuel Marquez. Nung una kasi, di ba hindi pa siya napapabagsak ni Juan Manuel Marquez? Basta naamoy ni Manny Pacquiao na groggy ka, lulusubin at lulusubin. Walang pakundangan yan si Pacquiao, tamaan man siya o hindi. Pero buhat, nung si Manny Pacquiao ay nakatikim ng isang suntok na tumihaya siya, nag-iba na yung kilos eh, mas wise na. Ngayon, ang problema ni Inoue, dun lang siya kumukuha ng kanyang, dun lang siya nagmumukhang magaling, di ba? Sa volume punching. Wala naman siya yung one punch na katulad nila Donaire at ni Pacquiao na babagsak na yung kalaban, eh, di ba? O hindi na muling tatayo. Mapabagsak man dahil so malakas talaga, pero nakakabangon pa eh. Hindi matagal. Ibig sabihin, yung sakit na binibigay ni Inoue, hindi yung kasing lulutong. Ang point ko dyan, mga kapatid, pwedeng makatama si Inoue, di ba? Kay Janrel. Pero pag tinamaan siya ni Janrel, ang hindi matatagalan nito ni Inoue, yung ano, no, yung talagang atake kabi-kabila na hindi na siya tatantanan. Ang problema kasi ni Donaire, na-shock niya si Inoue, tinamaan ng malakas, naduling si Inoue dahil doon sa lakas ng tama, pero kulang na sa follow-up. Dahil bata pa si Inoue, nakarecover agad. Pero sa tingin nyo ba, pag tinamaan ni Janrel yan, makaka-recover agad? Meron bang chance na pwede niyang patamaan yan? Pakinggan nyo mismo si Janrel, wag sa akin magmula. Kay Janrel mismo, paano niya patatamaan si Inoue? Pakinggan natin. So, sa tingin mo, makakasilip ka na isang ganun kay Inoue? Oo. Kumpiyansang-kumpiyansa ka rin na ano eh, na garantisado, sabi mo kay Kenito Henson eh, natatamaan mo siya, di ba? Gaano ka kakumpiyansa doon? Si Inoue, parang ano kasi siya eh. Pag sumuntok siya, hindi na siya gagalaw eh. Nandiyan lang siya sa harap ko eh. Kaya may posibilidad talaga ko na kakounter ako, matamaan ko siya.
counter ang asahan mo sa kanya. Papaunahin mo lang. Eh kung ikaw unang tamaan, kaya mo ba sa tingin mo yung suntok niya? Oo, kaya. Kasi hindi naman siya masyadong magalaw eh. Atras lang siya, tapos babalik. Ganun. May mga technique din ako na babagay sa kanya. O, di ba? Ang linaw eh. Wala siya, kulang siya ng movement. Labas-pasok lang, labas-pasok. Eh di, ang dali lang i-counter nun. Wala pang matinding counter-puncher na naranasan to si Inoue na maririndi siya pag natikman niya yung isang malupit na counter nito ni General Casimiro. For the sake na pangmamaliit sa'yo, sana maging ano yan, no? Yung maging alab ng damdamin nito ni General na yung minamaliit siya nito ni Bob Arum. Actually, sa interview ni hindi siya nababanggit na kalibel. Parang ang laging sinasabi ni Arum, ano eh, papakilala niya si Inoue na ito ay grabe, generational. Meron pa mga term na ganun, eh, no? Generational talent. Nakakaiba talaga to, i-introduce nila. Talagang i-introduce lang nila. Pero nakalimutan nila, 3-time world champion tong lalabanan nila. Nakalimutan nila na may kakayahan to magpabagsak. Ang pinakamasarap, ang pinakamasaya, pinakamasarap na bawi sa pangmamaliit kay General nito ni Bob Arum. Eh kung imbis na si Inoue ang makilala ng Las Vegas crowd sa boxing, si General Casimiro ang kilalaning bagong hero ng boxing. Hanggang dito na lang mga kapatid, hanggang sa muli nating pagkikita-kita dito pa rin sa inyong paboritong channel, Bad Aratilis po.